Good morning. Meron na naman tayong isang panibagong customer. Ino guys, may 4 wheels to guys. At tuntunog ay ito yung manubila. Okay, 4 wheels yung guys. No? Okay, tara, tingnan muna natin guys. So guys, yung 4 wheels niya. Ayan. Ayan yung 4 wheels niya guys. No? Ang 4 wheels natin guys, ang concern niya dito is bakit daw biglang napudpud ng una to may sa left side niya. Compare mo sa right side mo pa. Okay guys. Ayan. Pero kung i-check naman natin guys yung kanyang gulong. Ayan. Ito yung harapan, wala siyang pagsasabita. Pangalawa, sa likod, wala pa rin siyang pagsasabita. Okay. Bakit kaya guys? Bakit kaya ang bilis niya maputput guys? No? Straight naman yung gulong. Okay. Ano ko yung possible na dahilan? Diba? Okay guys. Okay. Tignan mo naman guys. Ang layo. Kahit bumaba mo ng hangin yan, wala. Okay. Hindi yan sasabi. Ngayon, dalawang bagay lang yan guys. Okay. Kung hindi siya naka-align, una, yung alignment niya. Kung hindi align, makikita mo naman sa taas yan eh. No? Kung tabingi yung manubela at saka sa gulong, yun yung una niyang reason. Okay. Pangalawa, pero pangalawa natin guys, ito yung posible talaga. Kung bakit, ang layo kasi. Okay lang sana kung hindi masyadong putput. Kaso tingnan nyo guys, lumabas na yung ply. Ngayon, ang pangalawang reason nito guys, ito yung ano, ito yung lagi kong sinasabi. Pangalan nito. Mag-check lagi ng hangin ng gulong. Okay guys. Kasi pag si 4 wheels to no guys. Pag doon matigas ang hangin, hindi ka nag-check ng hangin mo, possible mas baldado to, mas mabigat. Okay, kaya nangyayari dyan, mas versado to sa may left side mo. Kaya yun yung karamihan nangyayari. No, bakit ang bilis maputput ng kabila? Kasi hindi sila nag-check ng gulong. Oo. Basta umaandar, sige lang na sige. Takbo lang na takbo, kahit saan. No, walang limit. Oo. Pero, nakakalimutan nila mag-check ng mga gulong. Oo. Hindi naman masamang mag-check ng gulong eh. May madadaanan kayong ano, check mo lang para iwas sa bala tulad nito. Gusto niya rin makuha kaagad yung e-bike niya. Nagre-reklamo siya. Pero nasa ano naman ang ano, nasa may-ari naman ang problema. No. Basta umaandar lang kasi hindi naman natin na, kahit naman na sabihin mo nabili to, binigay ng kondisyon. Ngayon, yung history nito sa paggamit nila, wala kaming alam. 'Di ba? Kaya sa mga may-ari ng e-bike, check nyo lang lagi din yung mga gulong nyo. Minsan hindi na pantay pero drive pa rin ang drive. Yun yung cause bakit mas mabilis mapudpud yung kabila compare mo sa kabila. Isa yun sa malaking reason kung bakit mabilis mapudpud yung kabilang gulong compare mo sa kabila. Okay guys, okay, ayan. Tara guys, palitan na muna natin siya ng gulong. Guys, natanggal na natin yung gulong. Okay, malinis naman siya, walang bakas ng pinagsabitan dito o kaya saan siya sumadsad. Ano, malinis no. Ayan, no. Kaya 100% tayo guys, hindi siya nagche-check ng gulong. Hindi niya napansin na malambot na pala talaga yung isang gulong niya kumpara mo sa kabila. Kaya nagkaganon. Kasi makikita mo guys, makikita mo sa gulong niya. Ayan. Gitnang gitna. Ibig sabihin, sentro ang alignment. Okay sana kung dito sa gilid, kung dito sa kabila, or dito ang putput. Ibig sabihin, hindi siya align. Kaso nasa gitna siya, guys. Ibig sabihin, sentro ang alignment natin. Yun lang talaga, malambot talaga ang gulong. Okay, guys. Papalitan na natin to, guys.
Okay guys, eto guys, napalitan na natin siya ng bagong gulo. Okay, so, ready for install na lang yan, no? Kakabit na lang yan guys. Okay guys. Okay guys, eto na siya guys, yung pinagpalitan natin guys, oh. Eto siya, no? Wow, kawawa. Eto na yung bago, eto. Okay. Oh, diba? Oh. Guys, ah, paalala ko lang ulit. 3 wheels, 4 wheels, kahit anong, ano yan, kahit anong e-bike yan. Basta may gulong yan guys, ugaliin lang natin mag-check lagi ng hangin ng mga sasakyan natin. Now, hindi naman kawalan yun mag-check ng hangin sa gasolinahan. Libre lang naman yun, meron nga, magbabayad ka lang, 5 pesos lang. Okay, para iwas tayo sa abala, no guys? Okay guys, sana nakatulong tong video kong to. Ride safe, power!